sa mga nakaraang episode, na-identify na natin ang mga principal sa Davao Group, ang Duterte, Pamilyang Duterte, Zabongo at Manscarpio. Ang base of operations po nila ay sa Albay, sa Bikoy. Kaya meron din silang counterpart na Bikoy Group. Balikan po natin ang parang para makumpleto ang picture. Ang apat na nasa taas ay ang Tausug Group o mas kilala ngayon na Davao Group. Sila ang mga leaders ng Davao Group at ang tawag sa kanila ay mga patron. Ang mga nasa ilalim naman, ang mga leaders na galing sa Bikoy na kilala as the Quadrangle Group. Ang tawag naman sa kanila ay mga patriarka. Ipakikilala sa inyo ni Bikoy ang miyembro ng Bikoy Quadrangle Group. Ang pinaka-leader ng Quadrangle Group ay si El Saldico, o mas kilala sa tawag na Saldico. Tulad ni Paolo Duterte, Zabongo, dalawa din ang code name niya. Nagpapatunay na senior siya ng sindikato. Actually, yung unang code name, Eco Sierra, ay tinatawag na bank code. Ito ang ginagamit sa mga bank transactions. Yung pangalawang code name, Terra Alpha -QDRGL-029, ay tinatawag na barcode. Ito po ang code name na embedded sa tattoo nila. Iniscan namin ito at pinapadala sa Hong Kong. Si Saldico ay isang malaking negosyante sa Albay. Siya ang may-ari ng Misibis Bay, isang 5-star resort sa Albay. Dito po sa resort na to, matatagpuan ang Central House ng sindikato. Ang ikalawang miyembro ng Bikoy Group ay si Victor Lorenzo Rosales. Siya ay nakakulong na sa ngayon at tinagurian Bikoy Drive. Nandyan din si Fernando Gonzales, congressman ng 3rd District of Albay. Kasama din si Edgardo Talgado, gobernador ng probinsya ng Camarines Norte. Sa Camarines Sur naman, andyan si Luis Buliperto, dating congressman at gobernador ng probinsya ng Camarines Sur. Sa Catanduanes, kasama naman si Governor Joseph Buboy Cua at sa Sorsogon, ang dating Vice Governor na si Antonio Cruni Escudero. Nung namatay siya noong December 2016, ang anak niyang panganay na si Senior Provincial Board Member Cronimar Antonio Escudero ang siyang tumatanggap na ng kanyang share sa tara ng sindikato. Nariyan din sila Tomas Enrile, isang negosyante at may-ari ng isang malaking mall sa Naga at iba't ibang catering services sa syudad. At ang panghuli ay si Teresa Tes Raniola, isang Chinese businesswoman at franchise owner ng isang multi-level marketing company. Sila po ang mga patriarkal ng Bikoy Group ng sindikato na tinatawag din na Quadrangle Group. Meron din po kaming mga dokumento na kahawig ng mga dokumentong ipinakita namin sa Davao Group na magpapatunay ng kanilang partisipasyon sa sindikato. Tulad ng nasabi ni Bikoy, ang operation center nila ay nasa loob mismo ng Misibis Bay. Ito po ang layout ng Misibis Bay. Nahahati ito sa iba't ibang bahagi at dahil napaka-exclusive ng lugar, madaling itago ang operations nila. Mas may paliliwanag ng mabuti ni Bikoy ito dahil ilang taon din siyang nagtrabaho dito. Ang Misibis Bay Development Property ay nahahati sa tatlong parte. Ang bungad dito ay tinatawag na Misibis Bay Beachfront Resort. Sa kabilang dako, naroon ang Misibis Bay Residential Resort. At ang uling bahagi nito ay matatagpuan ang Misibis Bay Island Condominium. Dito, ang Central House Facilities ng Quadrangle City. Ito po ang tinatawag naming Chemist Quarters dahil dito binabahay ang mga chemist. Ang iba dito ay galing pang China. Sila po ang nagtitimpla ng mga shabu na ginagawa sa laboratorio. Dito naman ang basement at pinakalaboratorio ng Central House Facilities ng sindikato. Ito ang entrance door. Sa dakong bahaging ito, napakahigpit ng security at halos iilan lamang ang otorisadong nakakapasok dito. Sa kabilang silid naman, naroon ang control at technical room ng sindikato. May ilang taon na din akong nawala sa operations ng sindikato. Kaya posibleng may mga nagbago na sa layout o sa kanilang mode of operations. Pero palagay ko at sa tingin ko, hanggang ngayon ay ginagamit pa rin nila itong lugar na ito bilang base of operations. Yan po ang Tausug Quadrangle Drug Syndicate na nag-ooperate sa South Luzon, Visayas area. Ang mga principals po ng grupong ito ay malalaking tao, mga politiko at negosyante na galing sa Davao at sa Bicol. Isa lang po sila sa mga drug syndicates na patuloy na nag-ooperate at lumalago sa ilalim ni Pangulong Duterte. Sana ang expose na ito ay maging mitya
sa tuluyang pagbuwag ng mga malalaking sindikato sa bayan nating mahal. Sa lalong madaling panahon, ako ay lalantad na at buong-buong paninindigan ang mga isinuwalat ko patungkol sa isang sindikato na pinamumunuan ng dalawang grupo na kinabibilangan ng pamilya ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ng kanyang kanang kamay. Ako po muli si Bikoy at hiling ko po ang inyong patuloy na panalangin. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Salamat sa inyong pagsubaybay sa seryeng Totoong Narco.